non-Muslim tuwing buwan ng Ramadan o tinatawag na Ramadan timings. Marami kasi silang sobrang oras para gumawa ng ibang bagay at dagdag nakita. May palitang binili si Raquel Salinel. Shortened period sa eskwelahan, establishmento at opisina ang itinatutupad sa lungsod kapag Ramadan. Kaya pinakikinabangan ito ng gusto ng mga non-Muslim na inaatupag ang maraming bagay na hindi nila nakaharap sa karaniwang panahon. Isa si Pia na 5 taon na nagtatrabaho sa Dubai ang natutuwa kapag dumarating ang ganitong pagkakataon na kung tawagin ay Ramadan timings. Every Ramadan, as a single person, is beneficial for me because we do have Ramadan timings and there are so many ways and opportunities para magawa yung mga dapat magawa, especially we are active in the community. Aktibo sa Singles for Christ si Pia at madalas ginagamit ang Ramadan timing sa pagtutok sa gawain simbahan at komunidad. Para naman sa Pinoy na nasa service industry, dagdag kita ang okasyon. Mas galante ang mga Arabo sa panahong ito bilang pagsunod sa kanilang paniniwala na magbigay sa kapwa ng kanilang maibabahagi. Huwag sinasabihin lang Ed, yung last month, last date of Ramadan, ayan, medyo yung mga ibang Muslim, nagbibigay sila ng konting tip. Kaya wala naman tayong choice, nandito tayo eh. Whether you like it or not, Ramadan will come every year. Yeah, just to enjoy. May disbentahe rin pag Ramadan sa mga hindi Muslim at hindi nag-aayuno mula umaga hanggang sa paglubog ng araw. For us Filipinos, we do want to eat and we do sacrifice a lot, especially limited lang yung choices of restaurants, limited number of, especially during office hours, during daytime, sobrang limited lahat, limited yung makakainan. But isa pa rin is that there are so many road accidents, no, reported road accidents during Ramadan here in UAE. And for that, we should be really very careful. Tuwing Ramadan, madalas mababaliwala ng mga dayuhan sa lungsod ang maraming paniniwala, kinakargawian o pananaw. Kaya isang libreng workshop sa Ramadan Etiquette at Cultural Awareness ang naisip na ibigay ng isang institusyon sa Dubai Knowledge Village. Ilan sa mga dapat o hindi dapat gawin tuwing Ramadan ang mga sumusunod. Huwag kumain kahit chewing gum, uminom, manigarilyo sa publiko at sa harap ng nagfa-fasting. Huwag magpatugtog ng malakas ng musika sa kortse at sa publikong lugar. Kung gustong kumain, ito ay gawin sa hindi nakikita ng mga nag-aayuno. Ang mga kababaihan ay magsuot ng konserbatibo at paalala na ang mga lalaking Arabo ay hindi nakikipag-shake hands sa kanila sa panahon ito. I-schedule ang business meeting in between prayer time. I-respeto ang prayer time ng mga kapatid na Muslim. Dapat daw tatandaan na ang Ramadan ay isang panahon para sa pang-spiritual na pangangailangan ng mga kapatid na Muslim. Higit daw ito sa sakripisyong nadadama sa hirap na walang makakainan sa araw o ang makainom ng tubig sa publiko. Nagbabalita sa Middle East, Raquel Salinel, Dubai.